Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po ay araw ng Biyernes, bago ang mahal na araw. At sa ating mga pagbasa, patuloy tayong inaanyayahan na pagnilayang mabutit o nawain ang mga salitang ating napapakinggan, sapagkat dito mapapasok natin ang dakilang misteryo na bumabalot sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, napakaganda ng ibinalik na tanong ng ating Panginoon sa mga Hudyo na gusto siyang batuhin at patayin. Sabi ng ating Panginoon sa kanila, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba rito ang dahilan at gusto ninyo akong batuhin?" Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y gusto ninyong batuhin? Pagnilayan nating mabuti itong mga tanong na ito, sapagkat ang tanong na ito ay tanong din ng marami sa atin. Kung ang ating Panginoon ay dumating sa punto na nagtanong ng ganito sa mga Hudyo na gusto siyang batuhin at patayin, merong mga pagkakataon sa buhay natin nagtatanong din tayo, ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Ano ba ang ginawa kong hindi maganda sa iyo? Bakit parang galit ka sa akin? At kapag babalikan natin ang kwento sa Ebanghelyo, ano nga ba talaga ang dahilan bakit gusto ng mga Hudyo na batuhin at patayin si Jesus? Bagamat sinasabi dito, ang sabi ng mga Hudyo, hindi nila gusto na ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Ama. Hindi nila gusto na sinasabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa, sapagkat sa ganitong pananalita, nilalapastangan ni Jesus ang Ama. Pero sinikap ni Jesus na ibalik ang mga Hudyo sa pag-unawa sa kung ano ang sinasabi ng kautosan. Diba sinasabi ng kautosan, Diyos ang tawag sa mga hinirang upang magpahayag ng salita ng Diyos. Sa lahat ng ito, walang naisagot ang mga Hudyo. Kaya kung aalamin ang tunay na dahilan maliban sa sinasabi sa Ebanghelyo, di ba inggit ang namumutawi sa puso ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng matatanda ng bayan? Pinaghaharian sila ng inggit sapagkat simula nang mangaral si Jesus at gumawa ng mga kababalaghan, maraming mga tao ang gustong makinig sa Kanya, lumalapit at nakikiusap sa Kanya para sa iba't ibang kahilingan. Para sa mga Hudyo, simula nung dumating itong Jesus na ito, halos hindi na nakikinig ang mga tao sa atin. Sa madaling salita, naiinggit sila kay Jesus. Kung aalamin natin, ano nga ba talaga ang dahilan bakit may mga tao na mainit ang dugo sa atin kahit wala naman tayong ginagawang masama? Di ba ang pwedeng pagmulan? Inggit. Napakahirap kapag ang tao magpapadala sa inggit. Kasi kahit anong mabuting ginagawa ng tao,
kapag yung taong yan ay kinaiinggitan, lahat ng gagawin ng taong yan mali. Kaya sa ating pagdiriwang ng banal na misa, hingin natin sa Diyos ang biyaya na kung meron man tayong inggit sa ating puso, kung meron mang mga tao na alam natin wala naman talagang ginagawa, pero mainit ang dugo natin sa kanila, hingin natin sa Diyos ang biyaya ng tunay na pag-unawa at pagtanggap. Kung ang ating ginagawa ay para sa Diyos at wala tayong ibang ginagawa kundi para lamang talaga sa Kanya, walang dahilan para tayo mainggit. Kung ang iisipin ko ay ang aking sarili at lahat ng mga pinahahalagahan ko sa aking sarili, doon mananatili ang inggit. Alisin natin ang galit, ang inggit, ang sama ng loob sa ating mga puso, sapagkat hindi po iyan makakatulong upang tayo sa harap ng Diyos ay maging karapat-dapat.